Dzrs 1.24 Radyo Motto Balita. Gising na kaibigan, mga balita'y pakikinggan. Mula sa bulwagang pambalitaan na laging maasan, dito sa tambayang Radyo 1.24 Motto. Radyo Motto Balita. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Higit kumulang 5,000 local airline employees na wala ng trabaho dahil sa pandemya. Bilang ng pinapayagang dumalo sa religious gathering sa NCR, itinaas na sa 30 capacity. 6-month Philippine surfing team sasabak sa World Surfing Games sa El Salvador. Ito ang Motto Balita, tapat at totoo, bagong-bago sa inyong mga radyo. Sa buong pwersa ng DGIS 1.24 News Station, tiyak ang balita at sigurado ang katotohanan. Mula sa Valenzuela City, nag-aatid sa inyo ng mga nagbabagang balita saan man sulok ng bansa. Sa loob ng 5 minuto, mag-aatid ng balitang siksik, sulit na sulit sa DGIS. Narito ang tambalang FML, mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin ngayon ay alas 2 ng hapon, araw ng Biyernes, ika-21 ng Mayo, taon 2021. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, higit 5,000 local airline employees na wala ng trabaho dahil sa pandemya. Para sa karagdagang detalye, nagbabalita live si Tagli Rogin. Hirap ng airline industry dahil sa kaliwat ka ng restriction sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Higit 5,000 empleyado na rin ang tanggal sa trabaho, nagbabalita Rogin Taglit para sa DZRS 1.24. Samantala, bilang na pinapayagan dumalo sa religious gathering sa NCR ay tinas na sa 30 capacity. Para sa detalye, nakatutok si Maximo Analin. Bahagyang itinaas ang bilang ng maaaring dumalo ng religious gathering sa Metro Manila kahit pa nasa heightened general community quarantine o GCQ. Ito ay inanunsyo ng palasyo nitong Biyernes. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagkasundo ang Metro Manila mayors na payagan ang 30% kapasidad ng religious gathering mula sa dating 10%. Ani ni Spokesman Harry Roque, kung matatandaan ninyo, una nang pinayagan ng IATF ang religious gathering ng hanggang 10% venue capacity sa ilalim ng General Community Quarantine with Heightened Restriction. Ngunit binigyan ng discretion ang mga local government units na taasan ang venue capacity sa 3%. Nilinaw din ni Roque na bagamat hindi kasama sa IATF resolution ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite, mayroon ding kapangyarihan ang LGU na itaas ang capacity para sa kanilang lugar. Nagbabalita Anali Maximo para sa DZRS 1.24. Para sa ibang balita naman, mga Pinoy hati pa rin sa kahandaang magpabakuna kontra COVID-19. Ito ay ayon sa huling survey ng Social Weather Station. Para sa karagdagang detalye, nagbabalita MEDIDA Carlos. Hati pa rin ang opinion ng mga Pinoy kaugnay sa kahandaang magpabakuna kontra COVID-19. Ayon sa huling survey ng Social Weather Station or SWS, base sa datos ng survey na ginawa ng SWS noong April 28 hanggang May 2, sa 1,200 respondents, lumabas na 32% lang ang handang magpabakuna pero 35% ang hindi pa sigurado at 33% ang ayaw talagang magpaturok ng bakuna. Pero lumalabas din sa kanilang survey na 51% sa mga natanungan nila ang kampante sa ginagawang pagkilatis ng pamahalaan sa mga bakuna. 31% ang hindi sigurado at 17% ang hindi kampante. Sa kabila naman ng mga agam-agam, tiniyak ni Health Spokesperson Rosette Bergier na lahat ng bakunang may emergency use authorization sa Pilipinas ay sumailalim sa masusing pagsisiyasat. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilaan sa mga mahihirap na Pilipino ang paparating na 2.2 million doses na bakuna mula sa Pfizer-BioNTech. Nagbabalita,
Kita Carlos para sa Dzrs 1.24. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. Ngayong panahon ng pandemic, marahil ang iba sa atin ay natutunang pangalagaan ang kani-kanilang kalusugan at pamilya upang maiwasan ang hawaan sa loob at labas ng tirahan at masecure ang kalusugan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Narito ang ilang mga tips: takpan ng ilong at bibig gamit ang braso at tissue kung ikaw ay nababahing o nauubo. Itapon ang ginamit na tissue sa pag-ubo o pagbahin sa basurahan. Huwag kakalimutang magsuot ng face shield at face mask kung ikaw ay lalabas ng iyong tirahan. Siguraduhin magkaroon ng social distance at ugaliing maghugas ng kamay at gumamit ng alkohol. Laging alalahanin na ang pag-iingat at pagprotekta sa kalusugan ay ang siyang pinaka-importante ngayong pandemya. Ito ay mahalagang paalala ng DOH kontra COVID-19. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Dzrs 1.24 Radyo Motto Balita. Sa pagpapatuloy na nagbabagang balita, six-man Philippine Surfing Team sasabak sa World Surfing Games sa El Salvador. Para sa karagdagang detalye, ibalita mo Bonifacio Marimar. Nakatakdang sumabak ang six-man Philippine Surfing Team sa pamumuno ng dalawang team national champion, Jan Mark Tokong, sa itaraos na 2021 International Surfing Association World Surfing Games, WSG, sa El Salvador sa Mayo 29 hanggang Hunyo. Makikipagsapalaran ang mga Pinoy surfer upang makamit ang inaasang na slot para sa nalalapit na Tokyo Olympics. Gaganapin ang event sa dalawang magkaibang lokasyon, La Bocana at El Zunzal sa nabanggit Central American Country. Sa tulong ng Philippine Sport Commission, United Philippine Surfing Association at mga kaibigan, nakapagsanay si Tokong sa Australia sa pamamagitan ng paglahok ng ilang World Surfing Legend competition. Nakatakdang umalis ang kapunan sa Mayo 17 para makapag-quarantine sa El Salvador bago ang Olympic qualifier. Nagbabalita Bonifacio Marimar para sa Dzrs 1.24. Para sa ulat panahon, ang Kalakhang Maynila ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. Katamtamang hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan ang iiral, habang sa ibang lugar naman ay makakaranas ng pagkulog at pagkidlat ayon sa State Weather Bureau of Pag-asa. Para sa balitang showbiz, Miss Universe Philippine Rabia Mateo ibinahagi ang kanyang mga plano matapos ang Miss Universe journey. Para sa karagdagang detalye, Bonifacio Marimar, i-chika mo na yan! Matapos ang kanyang Miss Universe journey, isang set of a Thanksgiving lunch ang inorganisa ng isang Pilipino restaurant sa Miami para iparamdam kay Rabia Mateo na buwang suporta at pagmamahal ng mga Pinoy sa kanya. Kahit hindi man niya nasungkit ang corona, pagdating pa lang sa nasabing restaurant, isinalubong na agad ang pagbati at hiyawan si Mateo. Lahat gusto magpa-picture sa Pinay Beauty. Patunay ng kanilang pagmamahal sa Ilongga Queen kahit pa hindi siya pinalad na makuha ng Miss Universe title. Umabot si Mateo sa semifinals o top 21, pero hindi pinalad pa na makapasok sa top 10. Si Miss Mexico ang nag-uwi ng Miss Universe title. Ani ni Mateo, magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Sa pagtatapos ng kanyang Miss Universe journey, babaunin niya aniya ang magandang memories nila ni Miss Universe second runner-up, Janik Maqueta del Castillo ng Peru, na lagi niyang kasama. Bukod sa showbiz, plano rin ni Mateo na tumulong sa paghahanap at pagkikilatis ng susunod na kandidatang ipapadala sa Pilipinas sa Miss Universe 2021, kung ano ang in at ano ang trending. Nandoon ako at walang ending. Bonifacio Marimar para sa balitang showbiz. Mula sa buong pwersa ng Dzrs, iyan po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako si Dan Kevin Pabularo. At ako naman si Maylay Kagalit. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw! Dzrs 1.24 Radyo Motto Balita.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us in love.